Basa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghali ang tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, 'Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?' Ako'y sumagot, 'Sino po kayo, Panginoon?' 'Ako'y si Jesus na taga Nazareth na iyong pinag-uusig,' tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, 'Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Ang tugon sa aki, 'Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin.' Nabulag ako dahil sa kaningninga ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, 'Kapatid na Saulo, makakakita ka na.' Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, 'Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang Salita ng Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa, siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral, pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at nagpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan mas nakikilala natin ang ating sarili, ganun din nagkakaroon tayo ng mas malawak na pangunawa sa Diyos, nakikilala natin siya ayon sa banal na kasulatan. Ngayon po mga kapatid ay kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Pinagdiriwang natin ang kapistahan na ito, partikular ang kanyang conversion.
itong pagbabago ng kanyang direksyon. Sa unang pagbasa ay sinariwa sa atin ang kwento ng kanyang pagbabago, habang ang Ebanghelyo naman ay hinahayag sa atin ang misyon ng isang apostol, ang misyon ng bawat isa sa atin. Sinabi ni Jesus, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang conversion at misyon ay dalawang mahalagang aspeto ng evangelization na magkasama, hindi pwedeng magkahiwalay. May nagbabalik loob, kaya may nagmi-misyon. At dahil sa may misyon, may nagbabalik loob. At ang lahat ay patungo sa nararapat natin hantungan, nakatuon patungo sa Amang nasa langit. Ang apostol na si Pablo sa unang bahagi ng kanyang buhay ay nagsimula ng buong kisig, inusig ang mga Kristiyano na itinuturing niyang maling pananampalataya, kalapastanganan para sa kanilang relihiyon, binaluktot na Judaismo. Kaya naman, marapat lamang para sa kanya na ito'y labanan ng buong tapang, walang pag-aalinlangan, may dedikasyon at nagpupunyagi. Pinaglilingkuran niya ng mabuti ang Diyos, yun ang akala niya. Nakikipagbakbakan siya ng buo niyang lakas sa di niya dapat kaaway. Siya ba ay sinsero? Walang kaduda-duda na siya ay sinsero. Siya ay tapat na naglilingkod, pero mali nga ang kanyang direksyon. Mali ang kanyang pinaglilingkuran. Natupad sa kanya ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa huling hapunan, na sinabi niya, "Darating ang panahon na sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos, at gagawin nila ito sapagkat di nila kilala ako ni ang Ama." Ito ang problema ni Pablo. Wala siyang sapat na pangunawa kung sino talaga si Jesus na anak ng Diyos, pati na ang plano ng Ama sa pagpapadala niya ng kanyang anak upang makipamayan sa atin. Inaamin ito ni Pablo ang kanyang kawalan ng kaalaman sa sulat niya kay Timoteo. Sabi niya, "Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya bagamat nung unay nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito'y inusig ko siya't nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat di ko nalalaman ang aking ginagawa nung di pa ako naniniwala sa kanya." Ang conversion ni Pablo ay radikal na pagtalikod sa kanyang pangunawa sa batas ng mga Hudyo at sa kanyang maling akala kay Jesus. Siya mismo ay di niya sinabi na nagbago na siya, nagbago ang kanyang buhay. Hindi ito nanggagaling sa kanyang bibig. Ang nagbago sa kanya ay ang kanyang pangunawa, ang kanyang pananaw. Sa madaling salita, si Pablo naman sa totoo ay mabuting tao, tapat sa kanyang misyon. Pwede nga siyang maging santo eh. Nagkamali lang siya ng sinusundan, ng paglilingkod, na akala niya ang kanyang ginagawa ay para sa Diyos. Ang halimbawa ni San Pablo ay pwedeng makatulong sa atin na huwag husgahan ang mga tao na iba ang relihiyon, na sinasabuhay lamang ang kanilang pinaniniwalaan ng may dedikasyon. Marami sa kanila ang nagsakripisyo ng kanilang buhay at kanilang interes, bagamat anuman ang paraan ay nagkakamali din sila. Siyempre, hindi naman lahat ay kumilos in good faith. Ang iba naman talaga ay may makasariling agenda. Mandarambong, swindler, na nagpapanggap lamang na alagad ng Diyos. At ang iba naman ay talagang sincero, na nagbubuwis ng kanilang buhay, minsan ay papatay pa nga ng ibang tao, gagamit ng dahas para lang parangalan ang Diyos. Bagamat totoo, kailangan natin ikondena ang kanilang karahasan, ang paglabag sa buhay ng ibang tao, ang kanilang ginagawa, pero kung ano ang nasa puso nila ay tanging Diyos lamang ang nakaalam at nakakaalam kung ano ang nararapat. Sa kapistahan na ito ng
pagbabalik-loob ni San Pablo o pagbabago ng direksyon, hingin natin sa Diyos ang makabagong pangunawa at pagtingin sa ating kapwa nang walang panghusga. Sa ganitong disposisyon, natin maipapahayag ng epektibo ang mabuting balita. Siyempre, kinukundin na natin ang maling gawa sinuman at anuman ang kalagayan ng tao. Pero nire-respeto din natin ang konsensya niya. Hindi natin sila hinahatulan sa kanilang kasalanan o sila ba'y katanggap-tanggap o di katanggap-tanggap sa Diyos. Pinauubaya natin ang paghahatol sa Diyos dahil siya lamang ang nakasasaliksik ng nasa puso ng tao. Tinatagpo tayo ni Jesus katulad ni San Pablo. Dahil dito, nakakita ang bulag, nakadinig ang bingi, nakapagsalita ang pipi, at ang dati nating buhay na punong-puno ng galit, hinanakit, panghusga sa ibang tao, ay nagiging bagong kwento ng habag at pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, maging ang mga makasalanan ay nagiging banal. Ngayon po tayo mananalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos naming Ama, pinasisikat mo ang araw at pumapatak ang ulan sa lahat ng iyong nilalang dahil wala kang tinatangi at ang iyong pag-ibig at pagmamahal ay para sa lahat. Ang lahat ay pwedeng tumawag sa iyo ng Ama namin dahil kami iyong mga anak. Bigyan mo kami ng lakas, pagpapakumbaba, at gawin mong makapagbigay kami sa aming kapwa. Magkaroon ng pagmamahal kung paano mo kami minahal, lalo na sa mga taong umuusig at nagiging marahas sa amin. Hiniling namin to sa ngalan ng Anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.